Okay, next natin na pag-usapan. Ito. Dito tayo sa labor force po natin, mga kababayan. Sa labor. Employment rate po tayo. Alam nyo, sa ito, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, pagpasok ng kanyang administrasyon, as of June 2023, ang labor force survey po natin, employment rate o yung may trabaho po na Pilipino, mga kababayan. Nakalagay po dito, employment rate 94% noong June 2022. Pagpasok niya yan as a presidente, 94%. Ngayon, mga kababayan, after a year, 95.5% na po yan. Yung 1.5% na yan, mga kababayan, in comparison to the figures of Filipino people na talagang capable para magtrabaho, mga kababayan, that is equivalent to millions. Unemployment rate po natin from 6% naging 4.5% po after a year, mga kababayan. Sabi ko nga po, 1.5% ang nabawas. Labor force participation rate, mga kababayan. From 64.8% naging 66.1% po, mga kababayan. Then yung ating underemployment rate, from 12.6% naging 12.0% na lang. Itong underemployment, kung di ako nagkakamali, ito po yung iba yung trabahong nakukuha kumpara sa kanilang karanasan, kumpara po sa kanilang specialty or sa kanilang skills. Kumpara sa kanilang natapos, mga kababayan, iba po yung trabaho na ginagawa nila. Example, graduate ng IT, graduate ng education, pero nasa call center. Ito po yung sa tingin ko na underemployment po, mga kababayan. Diba? And total employment po natin, yung may trabahong Pilipino, noong 2022, 46.59 million Filipinos, mga kababayan. Then, after a year po, 48.84% po yan, mga kababayan. So, ilan po yan? Tumataginting lang naman po yan, mga kababayan ko, na 2.35 million. After po ng isang taon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, ang nagkaroon po ng trabaho ay 2.35 million. 2,350,000 Filipinos, mga kababayan po natin, 2 million sa isang taon, nagkatrabaho. So, lalong humirap ba ang mga Pilipino, mga kababayan? Siyempre, masasabi nating mas mahirap po kung walang trabaho. Diba? Mas mahirap kung walang source of income, mga kababayan. Kasi yung mga basic needs, pambili po ng bigas, pambili ng ulam, kung walang sariling bahay, pangrenta ng bahay, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, basic needs po, mga kababayan, kaya bang i-address? Kaya bang mapunan? Hindi. Mga kababayan, kung walang trabaho. Si Atty. Larry ka dun, mga kababayan, 'di ba, nasa Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Anong isa sa nakikita niyang solusyon para mabawasan, maibsan po ang poverty or ang kahirapan dito sa bansa po natin? Trabaho. Mas marami po ng mga patrabaho, mga kababayan. Mabigyan ng trabaho ng mga kababayan nating Pilipino. Kasi wala, iyang poverty na yan, kayang solusyonan niya, mga kababayan, kung ang lahat ng mga Pilipino may trabaho, meron sila pambili ng mga kailangan nila. Number one, pagkain. Trabaho po talaga ang kailangan, mga kababayan. Sige, ano natin ha? Forward lang natin itong mga figures natin. Okay, ito yan. Nakalagay ito sa nakalagay ito sa aking community. Sa community po natin, mga kababayan. Okay. Tapos ito pa. Yung mga foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po yung mga resulta. Mas marami ang magkakatrabaho sa Pilipinas. Ito yung mga foreign trips na to, mga kababayan.
75,000 na trabaho yung magbubukas. Energy sector pa lang po yan. Energy sector. Alam po natin, pagdating sa energy sector, nandiyan po yung ating pagtatayo ng mga windmills, ng mga solar farms. Nandiyan po yan, mga kababayan. And kailangan nila naman power dyan. Siyempre, para makapag-operate po yung mga investors na yan dito sa Pilipinas, kailangan itayo yung facility. So, pagtatayo ng facility, mga kababayan, kailangan mo ng trabahante na magtatrabaho. So, sino po, mga kababayan? Ang kailangan po dyan, mga kababayan nating Pilipino. Sila po ang mangangasiwa po dyan, mga kababayan. Trabaho sa energy sector, 75,000 kaagad. Then meron pa 3 million workers ang kailangan. Para saan? Infrastructure projects. Ha? Tulad po ng Build Better More program ni Pbbm, mga kababayan. Investment commitments from 5 countries to generate 75,000 jobs in energy sector. Sabi ni Secretary Laguesma, mga kababayan. And 3 million naman sa Build Better More. 3 million jobs po, mga kababayan. Napakarami niyan, upcoming projects. Ongoing and upcoming. Nagpa-function po ang pamahalaan. Nagpa-function po si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo, bilang Presidente po natin, mga kababayan.